sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria. Atin din pong batiin ang ating mahal na Inang Maria. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kuraparo ko ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Pasay. Bumabati po sa inyo at ito po ang parokya na sentro ng debosyon at panata sa Mater Dolorosa de la Pietà tuwing Martes, Martes Dolores, kung tawagin po natin. Dinadasal po natin ang nobenaryo sa ika-anim na hapis ng mahal na ina na kung saan kinalong niya, kanyang tinanggap, kanyang niyakap ang inialay ni Jesus na katawan sa krus. Gayun din po ang parokyang ito, ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. At ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. Ngayon po ay hindi lamang po Miyerkules, kung hindi December 8, dakilang kapistahan ng ating mahal na ina sa kanyang Imakulada Konsepsyon sa paglilihi nang walang bahid dungis ng kasalanan sa kanya sa sinapupunan ni Santa Ana. Bago tayo pumailang lang sa ano pamang gawain sa umagang ito, unang-una napakarami pong mangyayari sa araw na ito. Binabati po natin ang Archbishop of Manila, si Cardinal Jose Advincula, sapagkat sa araw na ito, tatanggapin po niya mula sa delegasyon ng Santo Papa kay Archbishop Charles Brown ang tinatawag po na pallium. Yung pallium, yun po ang simbolo ng pagiging pastol at archbishop ng isang malaking parokya o isang malaking diocese tulad po ng Maynila na primate archdiocese sa buong Pilipinas. Yan. Congratulations, Cardinal Jose Advincula, at ang aming pong panalangin goes with you today. Gayun din po, binabati natin sa araw na ito lahat po ng mga may pangalang Concepcion. Yung mga ang kanila pong alam ko pet name ay Cheat. Ayan, sapagkat yan po ang full name nila ay Concepcion. Gayun din po binabati natin ang Sinaon family na sa araw nito ay ikakasal po ang isa sa kanilang mga anak, si Mark Gabriel Sinaon, in a few hours. So anyway, ano bang ibig sabihin nitong Solemn Feast of the Immaculate Conception? Unang-una po ito isang solemn feast, dakilang kapistahan, at sa atin sa Pilipinas, it is a holiday of obligation. Ibig po sabihin, bagamat hindi po linggo, may obligasyon, katungkulan ang bawat Kristiyano-Katoliko ng Pilipinas na magsimba sa araw na ito. Sapagkat ang Immaculate Conception noong pong taong 1942 sa pamamagitan ni Pope Pius XII ay itinalaga bilang patrona ng kauna-unahang Archdiocese ng Pilipinas na yan po ang Maynila. And with that,
ang Immaculate Conception ang patrona ng buong Pilipinas. Ayan. So, alam niyo po, ang simula ng doktrinang ito ay mula po sa matatandang mga Kristiyano, hindi lang sa Katoliko. Sa pangunawa, pag-aaral at pag-intindi sa Ebanghelyo, sa araw nito, ang Ebanghelyo po nga, ang Ebanghelyo pala po sa araw nito ay yung Annunciation according to the Gospel of Luke. The angel announces to Mary that she will be the mother of God. Kung iintindihin daw po yan, yung salitang full of grace, punong-puno ng grasya, at ang ibig sabihin niyan eh, walang paglagyan ng disgrasya at kasamaan. Nagpapakita lamang sa uniqueness, kaibahan ng mahal na ina sa paglikha ng Diyos, no? Kaya sa mga unang Kristiyano, pati na po ang mga Greek Orthodox, ang tawag kay Maria ay Panagia. Panagia. All holy. Oh? All holy Mary. Lahat-lahat ay banal kay Maria. Ngayon, samantalang ito'y nanatiling doktrina sa loob ng mahabang panahon, ang bagay pong ito ng Immaculada Conception ay naging subject ng theological debate, ayan, ng mga Pransiskano at Dominikano. Nakakapagtaka po, pero alam nyo po, si Thomas Aquinas ay hindi naniniwala sa Immaculada Conception. Kasi ang sa kanya, si Maria'y nagkakasakit, dumaan sa pagtanda, nagkaroon ng mga iba't iba ding karanasan ng kahirapan sa buhay at namatay. Ang sabi ni Thomas Aquinas, yun po ay divine justice. At ang divine justice nagaganap dahil sa kasalanan. Pero sa mga Pransiskano po, sa ilalim po ng pangunguna ni Blessed John Duns Scotus, ang naniwala na hindi, sa pamagitan ng isang kakaibang grasya, inihanda ng Ama ang daraanan ni Jesus sa pamamagitan ng pagpili sa ina na walang bahid dungis upang maging sinapupunan na tatanggap kay Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. No? Mula sa pagiging doktrina at matagal na dinebate na doktrina sa mga theological circles ng mga university ng Europa, ang ating pong mahal na ina mismo ang nagbigay ng kanyang pahiwatig noong 1830 sa lugar na kung tawagin ay Rudobac sa Pransya. Nagpakita ang mahal na ina sa tinatawag natin ngayon na Apparitions of the Miraculous Medal. At ano ang kanyang ipinalagay sa medalyang yan? O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Si Maria ay nagpakilala bilang Mariyang ipinaglihi na walang kasalanan. No? Yan po ang 1830 apparition ng mahal na ina. At mismong sa Lourdes, sa pagitan po ng February 11 at July 16 ng 1858, nung tinanong si Maria ng visionary na si Bernadette Soubirous
ang naging sagot niya ay, I am the Immaculate Conception. Kaya nga po, noon namang taong 1854, gamit ang pagninilay at pag-aaral sa banal na kasulatan, at gayon din, nakikinig sa aparisyon na talagang sinaliksik ng simbahan, si Pope Pius XI sa pamagitan ng kanyang writing o bull, Ineffabilis Deus, 1854, kanyang idineklara na ang mahal na ina ay Imakulada Konsepsyon. At ito'y hindi na lamang doktrina, kung hindi dogma ng simbahan, na isang malaking pribilehyo mula sa Diyos sa pamagitan ng merito ng Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan, preserve, binigyan ng immunity si Maria mula sa lahat ng depek ng human nature upang sa ganon magkaroon ng karapat-dapat na ina si Jesus sa kanya pong misyon sa mundo. Okay. So, sa pamagitan po netong ganitong doktrina at ngayon ay dogma na ng simbahan, ay sabi po ng mga teologo, unang-una ito'y nagpapakita sa kapangyarihan ng Diyos, the great power of God, na ang Diyos ay hindi lamang po makapangyarihan sa pagpapatawad ng kasalanan, kung hindi kaya niyang hadlangan, i-prevent ang kasalanan. Nothing is impossible with God, sabi nga po ng Ebanghelyo. So ang Imakulada Konsepsyon ay refleksyon ng power of God. Reflection din ng tinatawag po na prevenient grace na nagmumula sa Panginoong Hesukristo, na ang kanyang kaligtasan at pagliligtas ginawa niyang i-advance upang i-apply sa babaeng magiging ina niya. At nagpapakita rin ito ng wisdom of God, no? Karunungan ng Diyos na hindi matarok. Sabi nga po ng mga theologians, nangyari ang Imakulada Konsepsyon ni Maria sapagkat may mga bagay-bagay na itinago ng karunungan ng Diyos sa karunungan ni Taning na fallen angel. Ano-ano yung mga hindi nalaman ni Taning? Una, itong ang pagsilang ni Maria na birhen na walang bahid dungis ng kasalanan. Pangalawa, ang kamatayan ng Panginoong Hesus na magiging susi sa kaligtasan ng lahat, no? At pangatlo, ang pagsilang ni Maria kay Hesus. Ang tatlong bagay daw na yan ay inilihim ng karunungan ng Diyos sa karunungan ni Taning. So the great power, the prevenient grace, and the wisdom of God. Yan po ang explanation ng theology dito po sa Imakulada Konsepsyon. Sa ating pong pagninilay, sa piyestang ito sa loob ng Adbiyento, palaging loob ng Adbiyento, ang pagdiriwang sa solemn peace na ito, dalawang bagay naman ang gusto kong ipabaon. Ayan. Una, napakahalaga po ang tiwala. Bakit nasira ang samahan ng Diyos, si Adan at si Eva? Nawalan ng tiwala si Adan at Eva
sa kabutihan ng Diyos. Sapagkat sinabi sa kanila, hindi sila mamamatay, kundi pag kinain nila ang forbidden tree, sila ay magiging katulad ng Diyos. Nawalan sila ng tiwala sa kabutihan ng Diyos. Therefore, sinuway nila ang Diyos. Si Maria naman, ang bagong Eva, bagamat hindi malinaw ang lahat, nakuha niyang magtiwala sa Diyos. Ibigay sa Diyos ang kanyang buong buhay dahil tiwala din siya sa kabutihan ng Diyos. Let it be done to me according to thy word. So mahalaga po yung tiwala. Pero pangalawa, pinapakita rin po ng kapistahang ito na kapag nasa iyo ang grasya ng Diyos, mangyayari ang lahat ng mabuting bagay. Kaya yun din po ang hingin natin sa Diyos sa Adbyentong ito, no? Na makita natin sa lahat ng pagkakataon ang pagbibiyaya ng Diyos sa ating lahat. Sana po nakatulong upang magkaroon tayo ng liwanag, magkaroon po tayo ng init ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ang ating mabuting balita pagkagising sa umagang ito. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong mga faith-based organizations. Mag-evangelize po tayo. Ipakilala po natin ang tatlong platforms ng evangelization na gamit natin sa YouTube, Domi Guzman, sa Facebook, Pagkagising sa Umaga, at sa Viber Group, Pagkagising sa Umaga. Okay? So, ngayon naman po ay nais nating batiin, pagpalain, ang isa pang grupo ng atin pong mga virtual parishioners. At ito naman po ngayon sa araw nito, pagbati natin sa mga Marian at Marriage and Family Life Groups. Marriage and Family Life Apostolate Groups. Senecal Group ni Sister Leti Siquia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Lisa Celis at Virgie Barbers. Pagbati sa buong Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa ilalim po ng President Kopol, Tito Robert, Tita Tinet Abentajado, ang buong board ng MEFP at gayon din po ang MEFP Academy. Greetings din po kay Carmelo at Nerissa Francia, isa po sa mga presenting couple, team couple ng Marriage Encounter. Pagbati kay Dr. Mario at Dra. Flor Delisa Adraneda, Vice President ng MEFP, no? At pagbati rin sa kanilang pamilya sa buong East Cluster ng MEFP, at ang kanilang community, ang Ina ng Diyos Marriage Encounter Community. Binabati po natin ang Holy Family ME Community, Sinaon Family, Punsal Family, Salbanya Family, Salmingo Barroso, Simbulan Newson, Bayarcal, Kiambao, Aribe, Morillo, Espinosa Magsumbol at Velasco Families. Sa ilalim ng Holy Family ME Community, gayon din po ang eternal member na si Bishop Paul Hausian, SBD ng ABRA. Special prayers po para kay Bibian, Jojo at Roby, kay Cecil Tuason Clemente at ang buong pamilya, at healing prayers for Seperina De Guia, Albert Yap, at Kuring Villasol and family.
Pagbati po sa St. Joseph the Worker Prayer Group. Inesio Salvador Escanio Inocencio Tenefrancia Tatlong Hari Gabino San Vicente Rico Hermoso at Gonzales Families sa ilalim po ng St. Joseph the Worker Prayer Group ng Holy Family o ng Heart of Jesus and Mary Community. Special greetings and prayers din po at blessings sa Rojas Lara family ni na Kuya Dong, Joy, Lia, Julio Carlo, kasama po ang inyong Jugro Transport and Synergy 100 Corporation. At last but not the least, binabati po natin ang Mater Dei ME Community, Mayor, Pangkog, Aitona, Contreras, Mayo, Bernardo, Bulacan, Santos, Jimenez Families, Gubalia, Araniego, Asierto, Bohol, Lagman, Galang Families at lahat po ng bumubuo ng Mater Dei ME Community. Ngayon tayo po'y manalangin, consecration to the Divine Mercy, Father of Mercies, in the name of Jesus, the King of Mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of Mercy, and of our spiritual sister, Saint Therese, pour forth on us your merciful love that is often rejected by others, so that we may console you in our littleness and darkness today. And to spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen. Ave Maria. At sa pagtatapos ng Year of Saint Joseph, Saint Joseph, pray for us. Stay with the church. Stay with us. And lead us to your Son, to your foster son, to your legal son, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa lahat po ng mga parokya, diocese, na ang patron ay Immaculada Concepcion, happy fiesta. Hallelujah. Maranatha.